Magandang araw mga kabusing at welcome back sa ating Muntin Channel. Pinoy na palaban ang husto matapos makalaban ang isang American boxer na mayroong 12 wins at lahat ay kanyang tinalo via knockout, kumbaga matindi ang knockout power ng boksingerong ito. Pero na makaharap itong ating kababayan na kasalukuyang nakatira sa ngayon sa California ay nangulilat nga ito, hindi makatama sa Pinoy, sabi ng sagang The Lion. Isa sa pambato natin sa Featherweight Division ay itong ating kababayan na si John Dato, na kasalukuyang nakatira sa ngayon sa Amerika, may edad na 29 years old. Kung hindi ako nagkakamali, ay dalawang beses itong naging undercard sa malalaking laban ni Pacquiao. Sa ngayon ay mayroon itong ring record na 16 wins, 1 loss and 10 knockout, matapos matikman ang unang talo nitong ating kababayan sa isang Mexicano. Ay sa muling pagbangon nga nito, ay pinagapang nga nito ang isang Mexican boxer via knockout sa loob ng round 5 sa kanilang 8 rounds of boxing. At ngayong taon naman, ay muling ang napalaban itong si John Dato laban sa isang American boxer na si Jesus Rizzo. Matinding kalaban itong nakalaban ng ating kababayan dahil mayroon nga itong matinding ring record na 12 wins, 1 loss and 12 knockout. Tama po, lahat ng kanyang panalo ay galing sa knockout. Pinaglalabanan ng dalawa ang featherweight division para sa kanilang 8 rounds of boxing. Halika mga kabusing at panoorin natin kung paano nga ba hinarap ng ating kababayan ng isang boksingero na may matinding punching power.
Sa labang ito ay makikita natin mga kabusing na wala rin kwenta kahit may matinding punching power pa ang isang boksingero kung hindi naman ito makatama. Makikita natin kung paano madaling maiiwasan ng Pinoy ang mga patama ng Amerikano na kung saan parati nga itong sumusuntok sa hangin. Pero grabe rin ang kanilang palitan ng mga suntok, talagang hindi boring. Pero ginamit lang ng Pinoy ang kanyang lamang sa experience, kumbaga hindi ito basta-bastang sasabay sa kalaban. Maganda rin ang patama ng ating kababayan na talagang malilinis dahilan para makuha nito ang panalo via unanimous decision. So yan lang muna ang ating video sa ngayon mga kabusing. Maraming salamat po.